Welcome back nga ulit sa inyo mga katols. Isa na namang magandang kwentuhan ang ihatid ko sa inyo. Marami ng big man na PBA player ang nakilala natin. Sa ngayon, nandyan si Aguilar, Pajardo, Almasan, Greg Slaughter at marami pang iba. Pero magbalik tanaw muna tayo sa isang PBA legend na tumatak at nakilala bilang the Defense Minister. Yan ay si Jerry Herman Codinera. Sino nga ba siya mga katols at gano'n ito kalakas bilang big man ng PBA? Pero bago natin pagkwentuhan yan mga katols, huwag niyo munang kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Si Jerry Herman Codinera nga ay nakilala sa moniker na Defense Minister dahil nga sa lakas at tibay niya sa defensive end. Siya ay naglaro ng college basketball sa UE kasama si Mr. Alan Kaikdik at pinangunahan ang UE Red Warriors sa back-to-back championship noong 1984 to 1985. Bago sumabak sa PBA ay naglaro muna ito sa Magnolia sa PABL o Philippines Amateur Basketball League. At noong nakapasok na nga siya sa PBA mga katols, si Codinera ay isa sa pinakadominanteng big man kapag all Filipino. Pero di kalaunan ay tinrady nito ng Fearfoods sa gitna ng 1999 PBA Commissioner's Cup sa Mobile Line kapalit si Andy Siegel. Well, hindi makapagtataka na magiging miyembro nga itong si Codinera ng All Defensive Team dahil nga sa sobrang lakas niya sa ilalim ng court. At hindi lang yun, isa din ito sa nagpahirap sa mga kalaban niyang big man dahil hindi lang depensa ang alam ni Codinera. Siyempre, may opensa rin siya. Bilang big man, siyempre, nandyan ang low post, hook shot, at nakakatira din ito ng 18-foot jump shot. Biruin nyo, minsan lang tayo makakita ng big man na marunong jump shot sa PBA. Dahil nga sa husay ni Jerry Codinera, muntik na itong makakuha ng MVP award. Pero dahil mas mataas nun ang stats ni Alvin Patrimonio, ay hindi niya ito nakuha. Sa award naman, siya din ay nakakuha ng PBA Best Player of the Conference Award back in the 1994 All-Filipino Cup. At hindi lang yon, pinatunayan ni Defense Minister na karapat dapat din siyang makasali sa 25 Best Player of All Time sa PBA. At nagpakitang gilas din sa Philippine Men's National Basketball Team noong 1994 Asian Games. At di rin nagtagal, ni-return ng Fearfoods ang jersey number niyang number 44 kasama ang number ni Ray Evangelista na number 7 noong November 9, 2014 bago ang laro kontra sa Ginebra. At pagtapos nga ng basketball career niya sa PBA ay sumabak naman ito sa pagiging coach ng basketball. Siya ay naging head coach sa Teletech Titans sa Philippine Basketball League noong 2006. Noong January 2011 naman ay naging head coach siya ng dati niyang eskwelahan, ang UE Red Warriors. At December 13, 2013 ay lumipat at naging head coach din siya ng AU Chiefs ng Arellano University at tinulungan ang Arellano maka 13 win, 5 loss at nagtapos sa second place pagtapos ng elimination at naka twice to beat advantage pa at naka finals kontra sa San Beda Red Lions. At nitong February 20, 2018 naman ay kasalukuyang head coach si Defense Minister Jerry Codinera ng Imus Bandera ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Alam natin iba-iba ang style ng mga big man na manalaro sa PBA. Pero di natin makakaila na isa si Jerry Codinera ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang depensa kesa sa opensa. Dahil nga mga katols, may kasabihan nga tayo sa basketball na defense is better than offense. At dun na nga nagtatapos ang ating magandang kwentuhan mga katols. Kung nagustuhan niyo tong video na to, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At i-hit nyo na nga ang notification bell para updated kayo sa mga videos.